Hello, hello mga bayaw! Ito, welcome sa ating last and final game. Last na final pa. Ito, grabe. Nakapagod. Apat na games. So, maglalaro ngayon, Noy P. Will Gates versus Fat Kid Inside. Ito na yung second round. Tama, second round ng loser's bracket. So, yan. Kung sino manalo dito, makakalaban nila doon ang Rambo Gaming para sa round number 3. 10 seconds remaining. Pero first bandito ng Noy P, si Alchemist. Team ban. So, first ban din dito ng Fat Kid. Ito nga, si Storm Spirit. Ayaw nilang makakita ng Storm sa game. Ban. Samantalang Visage naman, second ban. Ng Noy P. Pero open na naman yung Slark at saka si Bristleback. Medyo delikado na naman yan. Venomancer. Dire team pick. Malapit na kung Hey Fat Choy mga bayaw. Oo nga eh. Malapit na ng oras na ba? 11:29 ang ating PH local time. First pick, Venomancer. Para sa Noy P. At dami pa rin ating viewers. Hello mga bayaw. Tibay nyo pa rin ha. Naabangan nyo yata yung giveaway, ha? 5 seconds remaining. 5 seconds remaining. Slark. Dire team pick. Pero Slark? Second pick? Ay, then first pick ng Fat Kid Inside, ayan, is Slark. So yun yung sinasabi ko kanina, open siya. So pwede talaga mapili yung Slark. At binanalan pala na si Bristleback para sa Fat Kid. So medyo mahirap patayin niya yung Slark na yan. Lalo na pag napupunta siya doon sa mga Fog. Pag ginawa mo pa ng Fog Abuse. Yaring-yari na, bigla na lang magre-reconnect. So, Team Verso, second pick ng Fat Kid Inside.
Pero to Invoker second pick naman ng Noipy. Samantalang binan nila Elder Titan para sa Fat Kid naman si Clockwork. So magical na naman ang Noipy lineup. Dire team. Medyo majestic. Tapos tinanggal nila si OD para walang problema sa mid lane. Pero it's like pwedeng mag mid to para sa Fat Kid. So siguro off lane. Etong si Timber so. Tapos ito, fourth ba naman Doombringer para sa Fat Kid inside. Yung para hindi rin mahuli pala itong si Slark na patalon-talon. Maganda pang ano nga rin niya, counter ha, Doombringer. Wala ata masyado tao ba yan? Oo nga eh. Grabe, late na rin kasi 11:30 na tayo. Abuti tayo alas 12 nito kung hey Fat Choy. Doon pala magpa-tournament ako, no? December 31 yung final. May maglaro kaya nun. May maglalaro nun. Pero mga manonood yata, masaya yun. Tapos premium, 10,000 din eh, no? Nagsasasin naman ang third pick ng Noipy. Giveaway ba ba yan? Naku, ito pala sino mga giveaway boys eh. Mamaya nga pagkatapos ng ating game. Oo nga, puro giveaway ha. Supporta niyo daw Pinoy Dota. Naku. Andito lang ako, naglalaro ng Dota 2, sabi ni Ron James. Support Pinoy player, sabi ni Amet. Oo naman, supportahan nyo naman mga bayo. Baka malay nyo kayo naman yung kasali dito sa next season. Natatawa ako sa mga Facebook post. Okay, ano na ba tayo? So Nature's Prophet ang propesiya ng nagmula sa ating ano, Radiant Team Band. Mother Nature ay napili na. May laro pa Seirin. Wala na ba yaw? Laglag na ang Seirin. 10 seconds remaining. Share nyo na lang sa Facebook nyo para marami tayo. Marami pa rin naman tayo, 88 people. Ang dami-dami niyan. Kumbaga pag nasa isang kwarto tayo, naku sir, dinas tayo lahat dyan. Magkakaroon ng sausage festival.
Bago matulog ito ginagawa ko manood ng stream. Magandang bisyo yan, bayaw. Pampantok talaga, lalo na yung boses ko. Antokin ka talaga. Tulog na tulog ka dyan. So Luna at saka Rubik, ang last bands from both teams. Ilan pa ba yung viewers natin dyan sa tournament? Uy, ba't wala tayo sa tournament? Pero last pick na dito. Bayaw, lugaw na tayo. Parang gusto kong mag-goto eh. Eto, Shadow Shaman para dito sa Fat Kid. Remaining. So ito, last pick na. May pang-counter na sila sa push. The Nature's Prophet. So ayan, Clinks naman. Para dito sa Noi P. Yan, at least meron na silang silence. Si Nature's Prophet din, pwede rin mag-silence si Prophet. Malevolence. Pero ito, papakilala ko yung mga gagamit sa Captain. Ito, si Ren J. Prepare for battle. Sa Clinks. Sa Venomancer, we just got... Ito, we just stick. Stand in, Nature's Prophet. Anings Assassin, si Touch. Hi daw kay Kokoy ng Tugi. Hello. Si Kokoy ng Tugi. Galaw. At si 1437 sa Invoker. So sa kabila naman tayo sa Fat Kid Inside. Spoiler alert. Sa Shadow Shaman yung kanilang Captain. Hit me with your best shot. Sa Slark, Crystal Maiden. Si Boo. Timberzo, si Pilikting. At saka si Mirana. Si Changsu. To battle. Sa Dota TV, 165 sa Dota TV. Bumaba, bumaba ng kalahat yan. The battle begins. Di ba kayo nagbibenta ng keys, bayaw, sa Pinoy Dota Store? Hindi bayaw eh. Wala nga rin kaming keys. Pag meron nga kayo alam nagbibenta ng keys, sabihin nyo lang sa amin. Pero ito nakakuha ng invisibility si Invoker. Pero baka pag lumabas yung website, doon na lang magbibenta bayaw kasi alam mo naman. Wala pa tayong site sa Facebook. Fanpage pa lang tayo. So magkatapat sa mid lane ngayon is Lark versus Invoker nga. Top lane, Shadow Shaman at saka si Mirana versus Nature's Prophet sa bottom lane. Timberso, saka tri lane katapat niya. At ito, Crystal Maiden, roaming. Ito, naglagay nga siya ng ward doon. Pero, tingnan natin. Naku, maunang madedeny ang kanya. Dahil hindi siya aabot. Madedenyan pa siya. Maganda yung ward placement dito ni Venomancer. Gitnang gitna talaga. Tingnan natin. Oop! Susubukan tirahin ni Veno. Pero ito, nako. Na-frostbite ka tuloy. Hinahanap naman ni Crystal Maiden. Hindi abot ng range. Nako, sayang yung paglagay. Napindot na sa sahig yung ano ko, drawing. So, ayaw mga bayaw. Konti na lang. Almost there. Naku, talagang tinignan talaga yung gap. Ayan talaga, konti-konti na lang. 93 sa Twitch, 203 sa Pinoy Dota TV. Hello, good evening. It's been late.
since we have started. Sobrang late talaga yung laban natin. Bayo, pabati naman kay Kuya Michael Urugay ng Tugigaraw. Hello kay Kuya Michael ng Tugigaraw. Tapos na tagay bayo, goto ba sayo? Ayaw mo bulalo yung nasa Cup Noodles. Goto talaga trip ko ngayon bayo, masarap ang goto. Para may itlog. Goto na yung tawag. Pero first blood here by Fat Kid Inside, they just picked up Nature's Prophet. The Nature's Prophecy. Pero nagtitipi si Nature's Prophet. He's just finding the right spot. But oh, and he won't do it. Just gonna play it safe. Lay it down low. Get low, 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 low. Come to me. Mid lane. 2-1 CS from Slark. Invoker 6-4. Tapos si Venomancer 1-4. Siyempre deny lang. Support 10-6 para sa Clink. Tapos Timber Soul 2-0. Kaya ako nalilate lagi sa school dahil puyat dito bayaw. Nako bayaw. Okay lang yan bayaw. Alam mo yung mga lilate talaga malayong mararating yan. Maraming matututunan. Bayo, ano ba pinagsasabi ni Shadow Shaman? Ba't parang nag-o-orasyon? Eh, baduy yan si Rusty. Pero ito, Shackle. Arrow, hindi pa bumibita ng arrow. Siguro dito na sa Frostbite. Uy, wala nang arrow-arrow. Normal lane na lang daw, sabi dito ni Chang Su. Pero nakuha pa rin ni Chang Su yung last hit. So, hindi na sinayang mana. Easy kill, grabe. Wala pang voodoo-voodoo yun ha. Shackles lang gamit ang puhunan. At saka Frostbite by Crystal Maiden. So 2 deaths by Nature's Prophet, which is not good. Not good at all. Mababaog. Hindi naman mababaog. Madedelay. Pag nabaog ka, hindi magkakaanak. Wala bang laro? Arcanist bayaw? Wala pala bayaw. Sa 31 pa yung laro ng Arcanist. Kasi nasa semifinals na sila ng loser's bracket. Ayo. Tingnan nyo na lang sa bracket. Ito yung bracket natin. Sino ba yan? Medyo matagal pa makalaro yung Arcanis. Bayaw, request isang malupit na Englishan. Nako. Dudugo pati Puerto bayaw. Wag na. Wag na natin pilitin pa. Pero na-span dito. Si Timbers to. So by Sunstrike follow up by Invoca. Venomanta. Sinisira ng tawa. Pumasok sa Odo si Nature's Prophet. Oo nga eh, pumasok sa Odo, nabugbog dun eh. Kapatid ni Cedric Lee. Nako, yung babae. Pero dito sa top lane, binabanatan na din ang kanilang tier 1 tower. At the same time, ganun din, nag-fortification din sa bottom lane. So 44-40, tower for tower, blood for blood. Salamat. Salamat ba yun? No problem ba yaw? Pero nagtipid dito si Venomancer para i-deny siguro. Tapos Flink, nakakuha siya dito ng tower. Ayan, meron siyang Robe of Magi plus 1,100 gold on his pocket. And tier 1 tower in the top lane. Few more hits, it's going down. It's going timber. Pero ito, Shadow Shaman. Nakaligtas naman dito sa Chance Strike ni Invoca. But Venomansa. Dininay niya yung level 1 Tua. So yan, cover daw. Sabi dito ni Vena. So 1-2 yung score natin. Almost 6 minutes na tayo sa game time. Difference in gold earned. Ito, gold grab tayo ngayon. 2,000 ang lamang sa gold ng Noipy. In experience naman, 250 pesos. Experience in mid lane. Ako, biglang napag ghost walk si Invoker nung siya ay na-pounce. Neto ni Slark. So sa top lane, magkakaroon tayo ng team fight. Nako, mahuli si Shadow Shaman. Habang wala namang magagawa doon si Crystal Maiden at si Mirana kasi wala silang mga mana para ipambato. Pero after nilang pumush sa bottom lane, dapat ituloy nga nila yung ginagawa nila. I-push naman nila yung top lane. Pero hindi pumapayag ang Fat Kid.
napapush na yung taas ng ganun-ganun lang. So sa baba, pinipilit din mag-farm. Timber saw, meron siyang 900 gold. Uy, tumitipi-tipi Nature's Prophet dito. Bayaw, anong species ba si Venomonza? Venomonza. Ah, si Venomancer, bayaw, ano yan? Alien. Mula yan sa Prometheus. Ano ba yung Prometheus? This is Venomonza. No, hybrid na alien din to. Bulati yan. Bulating, alam mo yung nainom ni Godzilla. Ayun. Ano lang siya, uod lang siya. Talagang uod lang dati sa puwet. Diyan. Ayun nga. Nakainom nung nainom ni Godzilla, kaya siya naging Godzilla. Pero maganda yung movie na Godzilla na dadating ngayong taon. Napalood nyo na ba yung trailer nun? Search nyo sa YouTube. Mukhang epic. So, all 2 na yung score natin. Sa 2,000 plus, ayan, almost 3,000 na ang gold dito. Paano pumunta sa gift? Ah, paano po ba sumali sa giveaway? Madali lang ba yaw? Antay mo lang matawag yung pangalan mo. Pero ito, Mirana, hindi daw siya papayag na makulong ang kanyang lion. Lion ba yan? No, tiger. Tiger pala yan. Tiger. Si lion. Iba pala yung lion. Si white tiger. Okay, Slark naman tayo. Ito, pupush yata sila si Mid. Pero si Shadow Shaman, hindi pa siya level 6. So, he doesn't have his Mass Serpent Ward yet. Hindi pa siya makakapush ng ganyan-ganyan. Magkano sweldo sa pag-shoutcast? Wala ba yun? Isang kahang Marlboro Red at tsaka isang case ng Red Doors lang ang puhunan. Bawin-bawi ka na. Pero ito, nako, 9 minutes. Demised. At, uy, naglabas naman ng Plague Ward para bigay vision. Ay na, Godzilla 2014. Yan ang tinutukoy ko, mga bayaw. Kabati naman po kay John at Grant ng Rambo Gaming Immortal ng Bacolod. Uy, mga Bacolod talaga natin dyan. Denied. Pero ito. Smoke Gank here by Fat Kid. Nako, Clint is in trouble here. Pero nakapag ano siya, Skeleton Walk. Sabay gumamit naman ng Dust, pero Shadow Shaman. Kinikita siya ng tawa. Okay lang, Sunstrike. Uy, not enough. Natira, 30 HP para kay Rastafari. Bakit hindi kasali Mineski dito, bayaw? Hindi nila pinaunlakan ng ating invitasyon, bayaw. Sinubukan natin silang kontakin. Pero nung time na yun, nasa busy sila eh. Regeneration. Nasa Asian Cyber Game. Basta nagbo-bootcamp sila na. So, yun. Bacolod chicken, masarap. Oo nga, masarap nga yung Bacolod inasal daw eh. Makapunta nga ng Bacolod at makita si Magda. Maganda daw yung mga hipag doon. Sino ba nagsabi nun? Sa Iloilo pala yun. Sabi, maganda yung mga hipag sa Iloilo. Hindi pa ako nakapot ng mga ganong lugar. Saan kaya mag ano? Travel. Tapos mabugbog ako doon eh, no? Travel pa, sir. Nabung na baro talaga sa Bacolod. Pero to sa mid lane, nagpa-farm muna si Shadow Shaman para makakuha lang siya ng EXP at makakamit niya yung level 6. Bacolod bitches is love. Talagang bitches talaga yun. You bitch. Sabi niya na. Mas masarap ang bulalo at cup noodles. Yan. No deals. Bayaw, no deals. Deals or no deals. Pero si Clix, ito na nga, pinupush na nga nila dito ni kumpanyerong kumpanyerang Nature's Prophet. Yun. At Handsome Midas at 11 minutes. Kasi nga naman, nag-Facebook siya. Invoker, napatay niya doon.
Si Shadow Shaman sa mid lane. At tatamaan ng araw, Nature's Prophet. Skeleton 1, walk. Skeleton 1. Bike Link. Pero cooldown ang Frostbite ni Crystal Maiden. Tapos sa mid lane naman, eto na push ang level 1 tower. At ang nakakuha ng last hit, si Invoker. 1-4-3-7. Mas masarap yata yung dala ni Vong para kay Denise. Oo nga, masarap yata yan eh. Bayaw, maya sa giveaway, sounds ka ng Franco ha. Better days or kaya Castaway. Sige Bayaw, ako bahala sa Franco ni mo. Pero ito malapit na mabuo ang Oblivion Stop. Ay, hindi, Malevolence pala. Kaya 12 minutes na tayo pero parang napakatagal na naman. Pero konting tiis na lang mga bayaw, matatapos na. At magi-giveaway tayo. Pero isa lang ang lucky winner. Nako, isa lang pala yung lucky winner. Pinaghintay yung mga tao. Pero ito, Nick Sassani, nagiging SP ha. Kaso nakita siya ng CCTV, parang mala Cedric Lee. Gumagawa-gawa pa ng kwento, pero ibang-iba yung nakita yung CCTV. Nako, anong kalokohan mo? Nagpatong-patong na ang kwento at ang kaso ni Cedric. Bayo, astig yung trailer ng Godzilla. Kalaban niya siguro si Ultraman. Si Ultraman Tika, bayo. Song for the Suspect. Nako, bayo, tingnan nyo sa profile ko. Tinugtog ko yung Song for the Suspect. Tingnan nyo yung video doon, napakalupit. Napakamot nga lang ako ng ulo kasi sobrang lupit talaga. Pero ito na nga yung kahinaan ni Roshan. Natatrap siya sa Ward Bayaw. Ayan, naku, nakadapa si Roshan yan. Pinapatay na lang siya niya. Serpent Ward. At ito, oh, Lord. Grabe, napatay niya doon si Clink. Walang magawa naman doon si Clink. Dahil siya ay naka-pounce. Ako, nag-pounce ulit. Paalis si Slark habang tinamaan siya ng Gold Snap. Tinamaan naman ng Arrow. Next Assassin, Crystal Nova by CM. Pero si CM napatay siya sa normal attack at saka sa Forge Spirit na Invoker. Diretso rin si Timber, so babagsakan siya ng Donut. Pero di masyado masakit. Pero tinamaan siya ng Vendetta. Hindi. Mana Burn by Next Assassin. Aegis of Immortal nakuha ni Mirana. Pero matatanggal din kaagad. Because she is gonna die. She's gonna come back in life. Pero mapapatay niya. See? Nature's Prophecy. Gamit ang kanyang normal attack. Oh, yun nga. Sa next patch, wala na. Pero another death. Another death. First death ni Mirana. Kaso yun nga, dalawang magkasunod na kamatayan. Kung dahil wala lang siyang aging. Okay, doon naman si Slark. Naku, Shadow Blade na. Naku, napakasakit ang kanyang pang-intro attack. Shadow Blade, Crystal Maiden, hindi na rin kinaya yung damage doon. Napatay nga siya ng creep at saka ng mga minion ni Nature's Prophet. Samantalang si Slark na disconnect. Naku, habang hinahabol si Nyx Assassin. Pero, andito na si Klinx para rumes back. Yan, pwedeng-pwede niya i-silence si Slark dito para ma-disable at wala nang magawa. Yun nga, hindi pa napipix. Nababaliw si Rosha kung sino titirahan niya eh. Gusto niya makawala dun eh. So 9-7 ang score in favor of Fat Kid. Ayan. Pero sa gold tayo, 3,900 to 800 yung lamang ng Noi P. Pero pag binasi mo naman sa experience, 2,000 plus ang laman doon. Ang Fat Kid. Oop! Nako, isang tira papatay na nga si Slark doon. Kaya pinapakasakit ng Shearing Arrow. Pero Chakram. Oop! Opagam ng style. Kaka-op. Tactical pose. Hindi.
baka nag-overload ang dragon. Dito na ano talaga yun. Dire's top tower is under attack. Bakbaka na, mag-goal ka, madi-disconnect ka eh. Leche nga yun eh. So ito, Nature's Prophet. Meron siyang 1,900. Ano kaya next item ng Prophet? Siguro maganda, Necro na lang. Mas Necro na lang sila eh. Pati Invoker, mag-Necro na lang pagkatapos nito eh. Para matapos na yung problema natin, mga bayaw. Bayaw, kailan i-upload nito sa YouTube? So, bayaw, i-upload ko muna yung laban kagabi. Tapos pagkatapos ko i-upload yun, i-upload ko to. Paisa-isa lang muna tayo, bayaw. Mahina yung ating kalaban. Pero yun nga, upload ko yung laban kagabi, tapos i-upload ko to. So, para mapanood nyo lahat isa-isa. Siguro ma-upload to bayo sa 31. Ay, di, bukas. Bukas pala ma-upload to bukas. Bukas din. Bayo, sinusutsut yung bulalo. Grabe yung bulalo yan. Kanina madaling araw nga, nagbulalo ko eh. Top tower is under attack. Sarap ng bulalo eh. Pero nung nakaraang madaling araw, nagpapaitan ako. Bumili akong papaitan po. Tapos pagtigim ko nung sabaw, lasang putang ina talaga bayaw. Sabi, hindi ko malilimutan yan. Punong-puno nung abdo. Puro plasang tain eh. Tinarantado yata ako nung binilang ko. Bayo, upload mo na din yung video ni Bong. Naku, wag bayo, makakasuhan daw tayo. Kung sino man mag-upload ng video ni Bong, makakasuhan. Pero ito, team first zone. Naku, mamamatay siya na entrapment niya doon. Parang sinetap ni Jenny. Naglabas naman ng mga serpent ward. Kurasa, pero Shackle, ito na nga kay Invoker. Para hindi na makagalaw, binabanata siya ng Slark. Arrow by Mirana, pero walang tatamaan. Nagtatakbuhan ngayon. Ang Noipy, outnumbered na sila. 4 versus 3. Lasang medyas ba? Yun nga, okay naman yung lamang. Ay yung mga laman, yung mga bito-bito ka. Matibay na masigmura ako dyan kahit gano'n pa kadumi yan. Pero putang ina yung lasa ng sabaw eh. Grabe, lasang putang ina talaga pag-tikim ko pa lang. Mala eh, dumantano ako nung natikpang ko eh. Pero ito, bupush na nga dito. Sa baba, ang Fat Kid. Oop, nagtitipi naman si Nature's Prophet. Uy, proud sana pero naka-leap out naman. Tapos ito nga, may Shadow Blade. Natatamaan ang arrow. Nakatingnan natin sabay gamit ng Death Pack para matanggal yung Earth Kill, yung Spike. Uy, grobe, liit. Ang liit ng tinakbo, ganyan lang. Hanggang dun lang, bayaw. Yan. Yun nga mga bayaw, Edo Manzano, Berserk, ganun talaga bayaw. So tip ko lang sa inyo, kung gat maaari, wag talaga kayong bibili kung saan-saan ang papaitan. Eh mga mahirap kasi lutuin yan, tapos pag niluto ng mga taga-karindirya, hindi talaga nila aayusin. Maganda yung kayong magluto. Bularo rin, ganun din. Pero kung may alam naman kayo masarap na bilan ng mga ganun, kung nasasarapan kayo, okay lang. Pero gusto nyo matikim ng mga quality, maganda kayo magluto or mga alam nyo may specialty ng mga airpads, airmats nyo. So yan, Ogre Club dito kay Slark. Plus 700 gold. Gabi, anong oras na ba? Nako, last 12 na, bayaw, di tayo nag-countdown. 12:40. And then, eto na, magta-12:01 na. Chinese New Year, ba't walang puputukan yan? Pag-read sa kapatid kong si Egray na Tooth Bayaw. Ano ba yan ang tinay mo? Minsan ganoon, lalabas agad dila. Ako yun nga. Bayaw, tawag doon, purong papaitan. Purong tae. Yun nga, grabe yung updo doon. Pinagdalagay doon sa recipe na yun. Masarap pa naman papaitan, lalo na paglasing ka. O kaya habang umiinom, talaga masarap na pulutan. Lagyan mo, budburan mo ng sili. Radiant's middle tower is under attack. Pero ito,
Nako, yung middle tower. Mababasag na. Hindi yata na i-defend ah. Pero dito si Invoker at saka si Venomancer. Para mag-defend ng tower. At sa top lane, ito sumasabay din sa push. Ang Noipy, hindi sila magpapaisa. Kaso napitas na nga dito si Venomancer na masusundan pa nito ni Invoker. Feeding field naman doon by Crystal Maiden. Pero yun nga, nakapag-force stop paalis at saka Ghost Walk. Susubukan mag-finish Lark Fortification by Fat Kid yun. Kanya-kanyang takbuhan na si Nature's Prophet at saka si Klink. Sabi sa January 31 pa. January 31 pa ba? Kala ko ba kayo tayo? Friday pa, bulang story. Excited pala ako kasi di ako Chinese eh. Kala ko yun na. Chinese New Year ngayon. Oh, Sunstrike. Pero nakita yun yung strike. Naramdaman niya. Ooh, tinamaan naman ang malupit na lagari. Si Booker T. Scissor Kick. Nako, si Booker T pala itong siya. Nakilala nyo pa ba si Booker T? Booker Timber Sobaya, oh. Namiss ko tuloy si Booker T. Sorry. So, 10-15 ang score natin. And 21 minutes. But it feels like forever. Ayaw matapos ng laro. Rat Dotto, yun na nga. Nag-Rat Dotto na nga kabila. Bayo, bili ka Tico, swerte yun. O sige, bayo, bibili tayo niyan. Lahat na ng mga Chinese, ano, mga Chinese good luck fortune. Bibili natin yan para swertein tayo ngayong taon. Oo, oh, wrestler na si Booker T. Si Scissor's Kick, yun talaga si Booker T. Tanda na yata ngayon yun eh. Hindi ko na nakikita sa WWE. 5-time WCW. Ah, nasa WCW nga pala. Baka lumipat. Basta bilog. Ah, yun pala yung mga pamahiin. Giveaway ka, Tikoy. Nako. Yung Tikoy, masarap talaga yan, ha? Gusto ko yung piniprito. Di ba yan yung parang artificial laman? Yun ba? Yung tama ba ako ba yan? Di ba pwedeng pituin yung Tikoy? Ito ay medyo prito po. Nauna WCW. Patay na si Booker D. Wala. Why I did not know this ba yan? Bakit hindi ko alam to? Ah, WWE commentator na rin. So yung pala, pareho na pala kami ng larangan niya. Ako naman ay Dota commentator. Pero napitas na dito si Venomancer at saka si Nyx Assassin. Nako. So Fat Kid dito, nagtuloy-tuloy na yung kanilang kalamangan ha. Sa kills pala, sa kills. Pero sa gold, ito bumabagsak na nga pa konti-konti. Pero yung nakabawi naman, napatay nila si Crystal Maiden. Si Nyx naman nakapag-skeleton walk palit. Bayaw mga barangay ronda, si Gamol, Nelly, Asme, Jack, Jake, Jempai, Kalabaw. Ayan. Hello sa barangay ronda. Maganda yung barangay niya, Rumoronda, buong barangay. Ronda-ronda pag gabi, no? Gahanap ng kapustahan. Ako, naranasan ako din dati yan. Si Chris Benoit at saka si Eddie Guerrero ang dedo na. Oh, yun nga. Si Chris Benoit. Naku, Benoit pa ba? Pero sabi na Benoit daw. Chris Benoit na psycho eh. Buhay pa si Eddie. Naku, may suggestion naman si Boy. Buhay pa si Eddie. Regeneration! Nagtatago lang daw. Tignan natin. Pero simula nung mamatay si Eddie Guerrero, naging whore yung asawa niya. Diba yun? Diba Guerrero yun? Pero alam naman natin, showbiz lang din yan eh. Ano lang, show lang, entertainment lang yan, WWE. Pero masarap pa rin naman panoorin. Ano mga kabataan ko? Wrestling fan talaga.
Si Randy Orton, yung pinakamalakas yun niya. Dalawa yung championship belt niya yata. Ewan ko, nakikita ko lang yung mga post. Yan nga, I lie, I cheat, I steal. Si Vicky. Si Vicky pala yan. Pero ito, nako. Napakagandang setup doon, nako. Pagka-tipi sabay Sight of Vice. Sight of Vice lang puhunan dito ni Nikki Strapit. Kaya pala medyo hirap talaga pumush. Pero once na magka-item naman to ng Necro siguro, kaya Desolator, mas mapapabili. John Cena, nagpatuli na. Nakamasok ba din si Benoit, kaya niya nagawa yun sa pamilya niya. Oo nga, masyadong tragedy yung nangyari doon sa pamilya ni Chris Benoit. Bayo, sasali daw si Mangano sa WWE Special Move Bong na baro. Pero UFC, yun nga. Kumpara sa WWE, syempre, UFC talaga ba yun? UFC is greater than WWE. Kasi sa UFC, totoohanan talaga yun nga. Nabali yung leeg, ay leeg yung paa ni Silva eh. Nanganganib nga din yung... Parehong-pareho kami yung pagkabali sa kanya. Kasi ako na-shoot ako sa one time lasing-lasing ako na-shoot ako sa Imbornal nako. Na-shoot pa ako, yun yung tumama. Yung part talaga na yun, ngayon, nangingitim. Hindi ko pa pinapa-x-ray. Hindi naman nangingitim. Nangingitim lang na konti, yung part lang. Kala ko nga, madudurog yung buto ko eh. So siguro dapat ipa-x-ray ko ngayon. Baka mamaya pag sumipa ako, maging gulay yung binti ko eh. Si Benoit, bayaw patay na si Benoit. Chris Benoit. Ayan, si Anderson Silva, pero sabi babalik pa daw, kaya pa daw. Simula kasi nung kahambugan niya yun eh, kaya siya natalo dun eh. Eh kung hindi siya naging hambog nung unang laban nila, ayan, hindi siya mananakout, tapos hindi siya mag-aast ng rematch. Na-defend niya kagad yung kanyang ano, titulo. Pero nga ngayon kung saan siya inabot ng kayabangan ni Spider Silva. Nako, naging gulay yung paa. Invisibility. Ito, 27 minutes. 12:19 ang score. Yan. Lumamang na sana sa gold. Pero nabawi ng Noipy. Sa experience naman, ito, babagsak. Papuntang Noipy. Nasa 7-4 na lang ngayon. Ayun nga eh, umabang lang din masyado eh. Ewan ko, parang personality niya na lang din siguro yun. Si Ronda Rousey is good, but fame went to her head. Anong kinimatay ni Benoit Bayaw? Si Benoit Bayaw. Pinatay niya yung pamilya niya, tapos nagsusuicide siya. Pati anak niya pinatay niya, medyo... It's horrible. It's horrible. Siya talagang horrible yung nangyari. So, double kill here by Invoker. Nagtataka siguro yung nanonood sa Dota TV. Ano pinag-uusapan nito? Ba't napunta tayo sa wrestling? Kanina, bong na barang eh. Wrestling, tsaka... UFC, unrelated eh. Monster kill! By Slark, yan. So si Slark naka-gem of 3 site. Ngayon bumili pala siya ng gem. Venomancer, hinahabol siya ngayon ni Timber. So, naku, isa pang tira. Chakram, pero sumidestep yung kuya mo. Tingnan natin, meron pa naman siyang mana para makahabol. Op! Uy, inislow ulit, pero nandito na si Boy Pound. Naku, makakuha siya ng haste, makuha mo ba? Hindi. Grabe, godlike streak by Slark. So yan, may mga nanalo na naman ng item. Nagpakamatay yun, pinatay niya kasi yung buong pamilya niya, yun niya eh. Kanino kayo sa UFC 169? Na yan mga bayaw, betting na yan. Pustahan rares. Maganda yung mga ganyan, mga event eh, no? Hidaan sa Dota. Pa-ending. Ending basketball.
Daming taga-ibang bansa sa Dota 2 TV, yun niya eh. Item habol kaya nanood. Yun niya rin yun. Pero to Desolator here. By Mirana, Yasha. Crystal Maiden, Ghost Septa. So ito, Nyx Assassin Dagon, level 1. Invoker, ito nga, Necro. Para kay Invoker, siguro si Nature's Prophecy. Okay, Necro 3 na rin dito si Prophet. At saka BKB pa si Klings. Pero ito mukhang babawi na yata. Ang Noipy. Pero lamang pa rin naman talaga sila. Sa experience nga lang, lamang pa yung Fat Kid. Kasi dahil sa mga kills. Pero in terms of gold, yan, lamang ng 3,000 doon. Ang Noipy. At saka sa towers, yan, buhay pa yung tatlong level 2 tower nila. Pero para sa Fat Kid, yung mid na lang ang natitira sa kanilang second tier tower. Pero mukhang hindi talaga matutuloy ang Pacquiao Mayweather. Si Mayweather na nahimik nung hinamon siya ni Manny. Pac-Man. Pacquiao. Now, charity fight. Tumigil siya sa kaka-trash talk niya. Wala siyang nasabi. Tumakbo na naman na parang manok. Si Gay Weda. Kaya sila na lang ni Bradley ang maglalaban. Para ma-rematch. Total, naging controversial naman yung laban nila ni Bradley. Kasi nga, panalo talaga si Mac, si Macman, si Pacman. Eh, dinaya, naluto yun ang mga judges eh. Magyago yun. So ito si Slark, inaabol si Invoker. But si Invoker na bash. Makapag-ghost walk, hindi kasi meron tong gem bayaw. So yung top lane, ito ang naglabas nga ng Necro 3 at saka pumupush. Maganda dito mag-travel din yung isa eh. Si Invoker kaso namatay. Maganda rin pati si Kling, sana may travel. Napatay pa dito si Shadow Shaman. Si Jinky Bayaw, Jinky versus Denise. Nagulpi tuloy si Agent X44, kawawa naman si Gagamboy. At saka si Mr. Suave. Hindi lumabas yung powers ni Bong. Kaso iba na talaga yung ikaw ba ng pagtulungan ng madaming tao eh. Siguro kaya ni Bong yun kasi 1-on-1 sila ni Cedric. Pero ikaw ba naman tutukan ka ng baril at saka hawakan ka ng ibang kalalakihan. At saka suntok-suntokin kaya malulugi ka talaga dun. Come! Pero kung ikaw ay bihasang martial artist, kaya mo pala ganyan. Kung ikaw ay si IP Man, si Ip Man, napatid nyo ba si Ip Man mga bayaw? Ang legendary master ni Bruce Lee. Potek, lumalayo na yung usapan natin. Ito yata pinaka the best casting ever. The Pinoy Dota casting. Pinag-uusapan namin dito guys is completely bullshit, unrelated stuff in Dota 2. Radiant's bottom Then, tower is just under let, attack. We're just gonna let you know. So exposed! MA Fighter pa raw yung isa doon. Nako, babawi ang mga 3 skill yun para kay Radiant's Bong. Bottom Nako, tower is under si Broad Bong Navarro ay ating kapatid yan. Dance showdown na lang. Oo nga, bakit hindi na sila magsayawan? Para, ay masarap kausap si Bayaw pag inuman. Sakto lang Bayaw. Minsan tahimik lang ako, minsan nagsasalita talaga eh. Moody lang din yung aking ano, kadaldalan. Lalo na pag inuman. So, agisa gusto ko lang malasing, masarap talaga yan. Best casting ever, siyempre Bayaw. Tayo lang talaga yan. So ito, 18-23 ang score. Naku, tatamaan ng Deafening Blast si Mirana. Tanggal na agad siya sa Clash. Mag-isa na lang si Stark dito. At kasama niya si Crystal Maiden. Naku, napapounce pa Alice.
Pero Nature's Prophet nandito para i-test of Vice of Vice Sprout. Nakulong yung dalawa. Freezing Field sa may gitna. Naku, inista naman sila ni Nick Assassin. Ice Wall dito by Invoker. Ilang tira pa ba? Pagsak pa si Clark. Bigla pa akong dinighay doon. Grabe naman. Pero ito biglang mag-roll yan. Ang Noipy. Naku, Fat Kid inside nanganganib na. Unti-unti lang umahabol sa kill. Ang Noipy. Lagot sila kay Tulpo. Pins grip si Bong, FF nila siya. Yun nga, na-pins grip nga. Bayaw, may-apply ang kaalaman at bakbakan sa Dota 2. May-apply ang kaalaman sa bakbakan. Oo nga, pwede rin. Magiging microin mo yung kasuntukan mo, yun, no? Tatago ka sa pag. Tago ka sa puno, labas ka dun, yun, no? Sabi mo, micro ko. Hindi mo pwede suntukin, micro. Hindi na. Kuwi, lakasuntukan yan. Pero ito. Naglabas ng Serpent Ward. At, sa Sight of Vice, yung Necro. Hindi, voodoo lang. Voodoo. Masarap pa malasing pag may dinis kang katabi, tapos punta kayo kondo. Si dinis eh, no? Katabi mo nakainuman. Ano kaya kapakiramdam, no? Makainuman mo yung mga kipag ng mga... Kaya kainuman mo lang sila... Tawag dito. Si ba mga hot artista dyan? Magbigay kayo ng example ba? Yung mga crush yung artista. Kaya katabi mo, kainuman mo lang. Tapos nalasing, nakatulog sa'yo. Naku, patay tayo dyan ba? Huwag kang gagawa ng ganyan, ha? Masama yung iniisip mo. Nakatulog sa iyo, nakadantay. Nako. Tapos ikaw naman, baya, unti-unti tumataas, nagagalit. Ang iyong puwersa. Wala kasing Shadow Blade si Bong, kaya nag-gangbang. Ganyan. Di pag dito, pinapakialam na ang ating casting, baya, oh. Di pag. Si Christine Reyes, ayan. Si Anne. Si Adarna, uy, Ellen Adarna. Grabe, ma. Ako rin, Christine Reyes, gusto ko rin yan, crush ko rin yan. Tsaka si, ano. Crush ko rin yan, si Christine Reyes. Si Catherine Bernardo, nako. Julia Montes, Julia Barreto. Nako. Kainuman ni Bayo, tatlo pa. Kunyari ba yun, mabibitayin ka na. Ayan. Tapos kainuman mo silang tatlo, anong wish mong gawin? Lahat legal. Ikaw, mabibitayin ka na. Pupugutin ko yung sarili ko. Ano gusto mo munang gawin? Maglaro ng Dota 3. Sige na, ang ingay. Mga bayaw, eto na. Si Ann Curtis ako bayaw. Mga tin, baka makulong tayo niyan bayaw. Pero ito, kumain ng Meteor Garden sabay Deafening Blast Sonic Boom. So buyback naman dito by Shadow Shaman Pounce, pero hindi nag-connect. Tapos nagkabas naman ng Serpent Ward, Poison Nova, Venomancer. Binabanatan ngayon si Venom, malapit na mamatay pero unang namatay. Si Shadow Shaman Invoker, namatay na rin. Nako, eto na, Milagro from Fat Kid Inside. Isa-isa nilang pinapatay pero Nature's Prophet dahil nga sa kanyang Desolator, napakasakit. Kuya Eddie. Crystal Nova mo naman by Crystal Maiden, inahabol ngayon. Kaso malapit na mag-cooldown, 14 seconds. Pero hindi niya. Nako. Na-psycho pa rin ni Timber doon. Si Nature's Prophet, Nick's Assassin, napatay ng creeps. Nako, na-wipe out sila nang hindi inaasahan. Ayan na nga ba mga bayaw. Barely Legal Volume 28. Ano yan? Anong Barely Legal yan, bayaw? Susutin ko si Ellen Adarna, bayaw. Wow. Si Ellen Adarna, you know? Trending yung dati bago pa siya ano, sa YouTube nun. Yan yung mga babae sa YouTube na sikat dati, may mga video. Tapos ngayon nag-FHM na, talagang tinanggap niya na yung katotohanan. Na pangmasa talaga yung beauty niya. Pero inaantay ko nga si Jill Rose Mendoza. Si Mangkanor. Naku, magagalit tayo si Mangkanor niyan.
Si Mang Kanor yata namatay na eh. O ito, napunta na tayo kay Mang Kanor ngayon. Punta na sila tayo muna. Usapang lasing na talaga ito mga bayo. Ano? Ano na? Kilala nyo ba si Mang Bayaw? Ay yung ano, re-rape kay Cedric. Si Cedric yung re-rape ko. Pag-iigante ko si Brad Bong. Bibidyoan natin yung kanyang ari. Diba, ano yun? Singila, silingan, mana ninyo Bayaw. Ano yun, Bayaw? Di ko rin hindi yan. Bayaw, sino yung kumakahol dyan? Kakain love bosses. Kumakahol. Simucho yun, Bayaw. Ay, ito. Ito pala eh. Mga Bayaw, ayaan nyo, magiinuman din tayo. Magkikita-kita tayong lahat sa Grand Eyeball. Pero yung ano natin, 500 per head. Tapos sagot nyo na ako, Bayaw. Tapos pag binigay nyo sa akin pera, syempre hawakan ko yung pera. Hindi, sa MOA nga to, Grand Eyeball. Ang mga Bayaw Dota, Pinoy Dota, the best Dota. Ayan, magmumowa tayo, magka-clubs tayo dun. Chugs, chugs. Kasama natin si Denise. Basta ako nangawak ng pera, walang problema. Si Marian Rivera. Siyempre si Mercedes. Si ano? Ano yung pangalan ni Mercedes? Tay. Almut. Si Jesse Menjola, Bayaw, ano ba? Jesse Menjola, Bayaw. So ito mga Bayaw, bumabawi na naman dito ang Noipy. Grabe, 41, 42 minutes of nonsense talking unrelated sa laro. So binabati natin yung mga manager at mga fans na nanonood ng Noipy at saka Santi. Pasensya na. Hindi natin pinag-usapan yung laban. Pero to one final push! Naglabas na ng donut sabay sa itong fight na kumapipitas kagad Shadow Shaman. 2 seconds para mabuhay. Si Timber so at si Slark na nga mote, wala siyang nagawa. Napagad ang blinking sabay stand dito by Nick Sasabin. Isa-isang namatay, buyback by Crystal Maiden pero hindi niya nakakayanin. Si Mirana wala siyang buyback ngayon. Aantayin na lang nilang mabasag ang kanilang rock sa mukha. Pero ito, sinamaan ng cold snap, Crystal Maiden namatay again. Oh my god, in the end, Noipy ang nagwagi. Naku mo, ang goodbye na talaga para sa Fat Kid Inside. Si Jesse Minjola yan mga Bayaw, si Mercedes. Si Senyor! Ya, ganun tayo Bayaw. Mag-iinuman tayo. San-san talaga napupunta ang ating malupit na usapan. Pero ito, killing spree by Invoker. Si Bong na baro! Bayaw, si Bong! Nandiyan na! Ang boring dito sa hospital, makanood na nga lang ng Dota 2. Ano? Tangin ang caster to, kaboses ni Cedric Lee, gagantihan kita. Wow! Alam nyo naman, nagpunta ako sa ano, sa, tawag dito. Umakyat ako ng apartment. Pagtingin namin sa sala, walang tao. So, diretso kami doon sa bedroom, yung bedroom, wala namang pintuan yon, kumot lang yon. So nakita ko siya, si Bong Navarro. Nakaubad na, nakalabas etits. Di hinata ko, yung pinagsasapak ko. Pero ito mga Bayaw, maraming salamat sa mga nanood. At congratulations sa Noipy, papasok sila, kalaban nila, ang Rambo Gaming. Tapos ang Fat Kid Inside, malalaglag na sila. Cedric, nagpabook ka pa papuntang Singapore. Kaboses nga ba yun? Tama ba? Pero ito, ititigil lang muna natin ito mga Bayaw, sabay giveaway na tayo. Teka lang. Okay. Audio Jungle.